Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, Batang Maynila Toits. Ito mga kaibigan, panoorin po muna natin. Ito pa rin yung yung investigasyon tungkol sa cover-up kay Mayo. At dito makikita natin etong mga tulongis na pulis. Simula patrolman hanggang dun sa kanilang mga opisyales, ayaw magsalita ng katotohanan. Puro taki pa ng nangyayari. Alam niyo, isa lang naman ibig sabihin nun eh. Itong mga tulongis na to na mga pulis na nagtatakipan, lahat yan may kasalanan. Lahat yan involved. May kanya-kanya silang mga involvement dyan sa 990 kilograms na shabu. Actually, hindi nga daw yan 990. Lampas pa isang tonelada yan eh. Lampas pang 1,000 kilograms yan eh. Pero ang ginagawa nitong mga tulongis na pulis dyan, imbis na magsalita ng totoo, magsabi ng totoo, laging lahat nakatikom yung bibig. Nakatikom yung bibig. At ayaw nilang magsalita. Ayaw nilang ituro kung sino yung mga mas matataas na opisyales na involved dyan. Dito makikita natin na itong mga patrolman. Biruin ninyo, patrolman. Marunong nang gumamit ng ng mga palusot dahil tinuruan ng mga abogado para pagtakpan yung kanilang involvement dito sa cover-up kay Mayo, pati na rin sa recycling ng droga. Dito makikita ninyo etong mga walang hiyang mga pulis na miyembro ng ating pambansang kapulisan. At dito makikita nyo rin na sobrang na bad trip etong mga senators. So ito, panoorin po muna natin tapos pag-usapan natin. Thank you, Senator Tolfo. So, continue. Sergeant Mananghaya, naputol lang yung, lapit may microphone sa'yo. Naputol lang yung statement mo last hearing. Dahil nga nagbumadali tayo kumuha ng answers. But will you please stado ngayon, hindi pa kayo nakakulong sa BGMP. Kaya pwede ko kayo ikulong sa baba. Magsabi kayo na totoo ngayon, bakit naglalay kayo? Bakit ayaw sabihin ng katotohanan na hindi nakasama kayo ni Susungko pag-aristo doon sa bangbang? May dokumento na. Sagutin mo muna, nasaan ka noong October 8? Sino yung sumasagot yung... Kalaw! Nasaan ka noong nag-opera si Domingo? Kasi Susungko, sa bangbang. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po. Parang inato. Ay, kang pa-invoke ka pa dyan, anak ng baka. Ha? Wala kang hiya, patrolman ka ba lang? Ganun na ang style mo. Ayaw mo palabasin katotohanan. Sige, bago ko kayo kontemplat, invoke ka dyan. Mugarin, nasaan ka? Bakit? Ang pagsasabi ng totoo kung nasaan ka, makakasira yan sa buhay mo? Ha? Saan ka? Bugarin, saan ka? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination. Sige, pakulong ka. Bayita, saan ka? Noong nag-operate si Susungko? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination. Sige, invoke. Carolino? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination. Ano sinabi mo? Invoke my right to remain silent, Your Honor. Is arresting, usang alaws, is arresting Domingo ay Mayo na mayroong wanta ng shabu? Ikakasira ba ninyo yan? It is your accomplishment. You must be proud of it. Dapat ipagmamayabang niya sa buong mundo. Bakit ngayon invoke na kayo ng invoke ng right to against self-incrimination? Bakit? Naawa ko sa inyo ba? You are ill-advised, ha, mga patrolman. Naawa ko sa inyo, you are ill-advised. Kung sino man nag-advise sa inyo, kung sino man magaling na abogado na yan, nag-advise sa inyo na huwag kayong magsalita, huwag yung bayaran yan. Kung sino yung abogado na nag-advise sa inyo ng ganun, nakakasira pa sa inyo yan? That is a big accomplishment. Nakahuli kayo ng wanta ng Cebu. Bakit ngayon ayaw ninyo sabihin kung kayo nakahuli kay Mayo? So,
kayo tinatago? Bakit ayaw sabihin na kasama kayo paghuli ni Mayo? Alam si Sungko lang maghuli noon. Superman siya? Siya na nag-drive? Siya pang tatalo sa sasakyan? Siya pa mag-aristo kay Mayo? Siya pa magkarga kay Mayo sa sasakyan? Ganun na lang ba siya, Superman? Lahat kayo ngayon, yung mga inbok-inbok na yan ninyo, makikita yan sa CCTV, ha? Kaya, alam mo, Mr. Chair, the reason why these four are lying, para ma-dismiss si Mayo. Mati-technical. And then, another thing, these four, tama lang po yung ginawa ng abogado, kasi ang end game dito is ma-dismiss si Mayo. Itong apat, they were given a deal that they cannot refuse. Yung parang sa mafia. Okay. Alam niyo mga kaibigan, naiintindihan ko yung ano eh, itong si Bato de la Rosa, Senator Bato, at itong si Senator Jinggo Estrada. Alam ko marami sa inyong galit kay Bato de la Rosa. Ah, marami nga nagsasabi, naku, pare-parehas lang yan. Kahit kay Senator Jinggo, alam ko maraming galit sa inyo. Kahit ako galit ako eh. Kasi, alam nyo, itong mga kinasangkutan na itong mga senator na to, yung plunder, pag nanakaw ng kaba ng bayan, syempre, nakakagalit yan. Pero, itong nangyayari dito sa Senado, naiintindihan ko sila kung bakit sila napapamura, napapasigaw. Alam nyo, kahit ako nanonood lang ako ha, pero parang ang sarap murahin eh, sa totoo lang. Diba, alam ko kayo rin, dito sa napanood natin, alam ko galit na kayo eh. Dito sa mga walang hiyang pulis na ito, na pinagtatakpan, hindi natin alam kung sino pinagtatakpan, kanya-kanya kasi silang pagtatakip eh. Sarili nila pinagtatakpan, yung kasamahan nila pinagtatakpan. Kaya nga sabi ni Senator Bato de la Rosa, ano ba naman kayo, naawa ako sa inyo? Bakit ganyan kayo? Diba, napakawalang hiya mga pulis. Alam nyo, sa totoo lang, dapat itong mga pulis na ganito, ito dapat yung tinutokhang eh. Alam nyo, masamang ano, masamang kumiti lang buhay ng tao, pero itong mga to, alam nyo, ako ayoko sanang pumabor sa ano, sa bitay, sa death penalty, pero kapag ganito naman ang mga pulis, kasi okay lang kung criminal eh. Okay lang kung mga criminal yung involve eh. Pero mga pulis eh. Itong mga pulis na inaasahan natin magtatanggol sa atin, sila pa yung gumagawa ng katarantaduhan. At isa pa, itong mga pulis na to, pinapasweldo natin yan eh. Yung sweldo niyan, kada sentimo, galing yan sa buwis ng mga Pilipino, sa buwis ng bayan. Yung kinakaltasin nyo buwan-buwan, minsan nga, nabibisit na tayo eh. Kasi ang laki ng kaltas dun sa ano natin eh. Sa sweldo natin eh. Pero tinatanggap natin kasi obligasyon natin yan. Tapos malalaman natin, dito na pupunta sa mga tolongis, mga walang hiyang pulis, dyan na pupunta yung ating buwis, pinapasweldo sa kanila. Mga walang hiya ito, pinataas na nga yung sahod nila, pero ang diskarte pa rin, droga. At ngayon nahuhuli sila, panayang takipan nito mga walang hiyan to. Nakakagalit mga kaibigan. Kaya ako naiintindihan ko Senator Bato eh. Senator Jinggo eh, naiintindihan ko siya eh. Mas gusto ko pa nga marinig, maraming mura eh. Kung pwede lang, tantaling niya lang mura yung mga walang hiyang yan eh. Wala. Ang kakapal na mukha mga kaibigan. Ang kakapal na mukha, ang kakapal ng apog. No? Sana talaga, ewan ko kung tama itong pinapanalangin ko na sana itong mga to karmahin. At sana wag naman madama yung kanilang pamilya na wala namang kinalaman talaga. Sana walang karma na dumating sa pamilya nyo. Kahit sa'yo na lang. Kahit dyan na lang sa mga pulis na yan. Tinatanong sila napakasimpleng tanong, nasaan ka? Kasi itong mga nagsabi na ano, I invoke my right against self-incrimination, I invoke my right to remain silent. Sila yung sinabi nung kanilang opisyal nakasama doon sa paghuli kay Mayo doon sa bangbang. Ngayon, dinideny nila, hindi raw sila kasama doon.
Ngayon tinatanong sila, nasaan kayo nung araw na yon? Tapos isasagot eh, I invoke my right to remain silent. Napaka, naku, sa totoo lang nakakagigil, nakakagalit. Nakanto ko itong mga to, grabe mga kaibigan. Kasumpa-sumpa eh, kung pwede lang sumumpa ng tao, naku, itong mga to. Patawarin na lang tayo ng Diyos sa sobrang naiisip natin dahil sa galit. Napaka walang hiya, grabe. Wala ako masabi. Kakapal na mukha nito, kakapal ng apog ng mga to. Ha? Kaya, sabi ko eh, kung ano, eto yung deserving ng tukhang. Ha, Senator Boto, etong mga pulis na to ang deserving ng matukhang. Ha? Hindi yung mga naging biktima ninyo na may hirap na tao. Hindi yun ang deserving ng tukhang. Itong mga pulis na to, ito ang deserving na matukhang. Yung mga walang hiyang pulis na yan. Grabe po talaga itong mga to. Titindi. Wala nang hiya, wala nang... Grabe po. Bilang pagtatapos, gusto ko na rin sabihin sa inyo kung ano nangyari dyan. Pagkatapos po ng hearing na yan, yung mga tulonggas na nagsinungaling, itong mga ayaw magsalita ng totoo, sila po ay na-cite for contempt at sila po ay kukulong dyan sa ilalim ng Senado. Sabi nga ni Jinggoy Estrada, magre-recess sila hanggat hindi sila nagsasalita ng katotohanan, doon lang sila sa ilalim. Mas maganda, sarduhan nyo yung Senado. Iwanan nyo yan dyan habang na-recess kayo, yaan nyo lang sila doon. Kung pwede nga lang pagka wala ng tao dyan, sunugin na lang yung Senado. Masama na yung mga walang hiyang pulis na yan. Katulad nung nangyari dun sa Manila Post Office. Sinunog, dapat sunugin, walang matitira. Isama na yung mga pulis na yan. Di ba? Nakapakawalang hiya ng mga hinayupak na yan. Grabe. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.